Magandang gabi, Pilipinas kong mahal. Detalyo sa mga pangunahing balita, opisyal nang naisalin kay Senador Sunny Angara bilang kalihim ng Department of Education na siyang dati pong posisyon ni Vice President Sara Duterte. Bago ang turnover, inikot muna ni Vice President Duterte si Angara sa magiging opisina nito at doon pa sa ibang tanggapan sa kagawaran. At sa kanya pong huling araw sa pwesto, nagpaliwanag naman si VP Sara at sinabing personal na alita nila ni Pangulong Marcos Jr. ang dahilan ng kanyang pagbibitiw bilang miyembro ng gabinete. May Ann Corvera sa balita. Ipinasa na ni Vice President at outgoing Education Secretary Sara Duterte kay incoming Secretary at Senator Sunny Angara ang pamumuno sa Department of Education. Watawat ng kagawaran ng edukasyon. Ginawa yan sa isang programa sa DepEd kung saan itinurn over ng pangalawang pangulo ang watawat at seal ng DepEd kasama na ang transition report hinggil sa mga programa ng kagawaran. Bago ang turnover ceremony, inikot ni Duterte si Angara sa magiging opisina ng kalihim at iba pang tanggapan sa kagawaran. Sa kanyang talumpati, ipinagmalaki ni Duterte ang mga nagawang programa sa dalawang taon na panunungkulan tulad ng pagbabalik sa face-to-face classes, matatag curriculum at pagtatanggal ng mga administrative tasks ng mga guro. Ngunit, aaminin ko na sa ikli ng panahon, may mga hakbang na sadyang hindi natin natapos. Nais kong ipaubaya ito sa ating susunod na kalihim ng kagawaran. Nagtanim rin sila ng puno ng kamagong bilang pagkilala sa naging ambag ni Duterte sa DepEd. Sa huling araw sa pwesto, nagpaliwanag naman si Duterte sa dahilan ng kanyang pagbibitiw. Pero tumanggi na siyang magdetalye. Personal raw ito at walang kinalaman si First Lady Lisa Marcos Araneta. Merong personal sa aming dalawa ni President Marcos, which stems from yung napag-usapan namin bago ako pumayag na tumakbong Vice President. Meron siyang sa trabaho at meron siyang sa bayan. No, kasi wala naman din kinalaman si First Lady sa trabaho namin ni Pangulong Marcos. Bukas pa opisyal na mauupo si Angara sa pwesto pagkatapos ng kanyang panunumpa. Pero ayon sa senador, malaking karangalan sa kanya na maupo bilang kalihim sa kagawaran ng edukasyon. Bilang tugon sa tiwala at hamon ng ating Pangulo na higit sa pag-ibayuhin ang mga programa na magsusulong na mataas na kalidad ng karunungan para sa ating mga mag-aaral. Gagawin po natin ang lahat para makamit ang mga pagbabago at reforma na aayon sa mga layunin ng isang bagong Pilipinas. Tiniyak ni Angara na itutuloy ang mga nasimulang reforma sa edukasyon at palalawakin pang access ng mga kababayan sa dekalidad na edukasyon sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga scholarship program at educational assistance, lalo na sa mga mahirap na kabataan. We want to hit the ground running and we want to learn from all of you here as we go along. Please help us in this journey as education is a pillar of our nation's progress. It is only through a nation's efforts that education will be improved and made more effective. I hope we can all work together. Sama-sama po tayong magtrabaho para sa ating mga minamahal na guro at para sa kabataang Pilipino. Sama-sama tayong magtulungan upang iangat ang antas ng edukasyon sa bansa patungo sa bagong Pilipinas. May Ann Corvera para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @net25tv.